Ito pinaka the best na achievement ko ngayon. First and second sa'yo. Ito siya, bigger. And mga kalupatids, magandang hapon po. Lunes ng hapon ngayon dito sa amin. And then nga po, kung nakikita nyo, nagpapatoka na tayo ng ating mga alaga. Ito po yung ating mga flyers, mga kalupatids. Old Bird Team flyers. So, flip ko lang po yung camera, mga kalupatids, para po may pakita ko sila na maayos sa inyo. And nga po, mga kalupatids. Ayan po yung ating mga alaga, mga kalupatids. Nung nakaraang Sabado po, kumarera sila, mga kalapatids, ng 170 something miles. Baka nasa 172 to 174 miles po, mga kalapatids. And then sa susunod na Sabado, mga kalapatids, mas malayo na po. 220 na po ata ako sa susunod na Sabado, mga kalapatids. Mileage po yun, ha. And last Saturday po, mga kalapatids, apat po sa ating mga warriors yung hindi nakauwi. And ganun po talaga sa pagkakarera, mga kalapatids. Kahit na sabihin natin nasa good condition sila, maganda yung pag-aalaga mo sa kanila, binibigay mo lahat, meron at meron pa rin tsansa na yung ibang ibon is hindi makakauwi galing sa karera or sa training, mga kalapatids. Dahil yan ang buhay, pansier, kahit saan man sa mundo. Basta pansier ka, may mawawala at mawawala sa mga alaga mo, mga kalapatids. Oras na kumarera na sila or nag-training ka na. So ayun po, mga kalapatids, ayan po yung ating mga alaga ngayon, ngayong araw, Monday afternoon nga po. And then naghahanda po tayo sa susunod na Sabado. Basketing na naman po Biyernes, and then Sabado release. And yun po yung tubig nila, may probiotic and vitamins. And then yung patoka po, merong red cell, cod liver oil, at saka brewer yeast, mga kalapatids. Yun po yung patoka natin ngayong araw sa kanila. And ayun nga po, masisigla sila. Kain sila ng kain, mga kalapatids. Once a day pa rin po tayo nagpapatoka. And makikita nyo po, ayan, malikot yung mga ibon. Kaya po sila ganyan, mga kalapatids, dahil po dito. Ayan po, may mga itlog na, mga kalapatids. So, karamihan po sa kanila may mga itlog na. Yung blue bar po doon, may itlog din yun. And then, meron pong isang itlog dito. Meron dalawa ron, ayan, upuan na. Tapos meron pa po doon sa gawiron, mga kalapatids. Ayaw ko lang pong gumawi pa ron dahil ayaw ko maistorbo yung pagkain nitong mga to. Dahil araw-araw po is pag naglagay ako ng patoka, mga kalapatids, sa kanilang pagkainan, gusto ko po within 10 minutes na uubos nila lahat ng patoka na binibigay ko. Dahil hindi po tayo sobra-sobra magbigay ng patoka naman, mga kalapatids, para hindi sila ma-overfeed, kumbaga. Kasi sayang lang din naman po yung patoka kung sobra-sobra ibibigay mo, tapos di rin nila kakainin. Sayang lang yung patoka, sayang lang yung mga inahalo mo sa patoka, nababaliwala lang. Sayang lang yung mga pinagbibili mo kung hindi rin naman nagagamit, kumbaga. And ayun nga po, may grits. Ayan. Yung grits po na yan, nakababad yan from nung dumating sila ng Sabado, mga kalapatids, hanggang bukas, Martes. Bukas po, last day po na kakain sila ng grits. And then, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, wala na po ulit grits. Tapos sa Sabado, pagdating ulit nila, mga kalapatids, meron na naman po. And ayun nga po, mga kalapatids, within less than 10 minutes, paubos na yung patoka. So, goods na goods po yan. Yan po ang mga hinahanap ko sa mga ibon. Oh, and yung position po natin sa karera, mga kalapatids, malayo tayo sa katotohanan. Nasa top 20 to top 40 po ata yung mga first bird natin. Sa A-Race, kung tama pa ako, nasa 18th place, pero hindi pa po sure yun. And then sa B-Race, nasa 28th place. 40.
40th place. Nasa 40 plus. And then, ayan po yung cockbird, mga kalapatids, na nililipad natin dito sa loft. 3 races, tatlong karera po na magkakasunod, mga kalapatids. Siya po yung first dropper natin, first clocker sa A race, mga kalapatids. So remarkable yung ginagawa niya, dahil kahit na hindi siya nasa first place, nasa first or top 10, siya pa rin po yung laging first clocker, first dropper natin dito sa loft. So isa po yun sa mga magaganda na nangyayari sa inyong loft. Sa una, wag niyo po munang intindihin yung kailangan kayo kaagad yung first clocker, kailangan kayo kaagad yung champion. Kailangan nyo po munang pag-aralan yung mga ibon nyo, and then pag-aralan nyo kung sino yung laging unang umuwi, lalo na kung marami-rami yung mga alaga nyo. Pag-aralan nyo kung ano po yung lagi nyong ginagawa sa kanila, kung bakit sila nakaka-uwi ng maaga, bakit sila nakaka-uwi ng maayos. And then pagpatuloy nyo lang po, and then dagdag lang ng dagdag kung ano yung mga magaganda. Hindi po yung kada isang karera is bagong sistema, hindi po maganda yun. Kailangan sa program is keep updating ng mga ginagawa o upgrading ng mga ginagawa, pero huwag babaguhin lahat ng isang beses lang. Dagdag lang po ng dagdag, tapos bawas ng konti sa ganito, sa ganyan, kung ano man po yung gusto nyong bawasan, para mas maganda yung nagiging resulta, nag-i-improve yung mga pauwian nyo sa ibon. And then biggest motivation po, na isa sa mga napag-aralan ko at saka na experience ko, is yung kung gaano nila kamahal yung loft, or yung kung gaano nila kagusto na laging umuwi sa loft, dahil yun nga po yung safest area, safest place para sa kanila. And then pangalawa is yung motivation na yan, mga box perches, nest bulls, yung mga pares, mga itlog, tsaka yung mga inakay. Yun po yung ano, isa pang malakas na magpamotivate sa kanila na umuwi. Tapos pangatlo po yung ano, proper feeding, at tsaka yung proper maintenance ng kanilang inumin. Hindi yung nauuhaw sila palagi, hindi yung lagi silang gutom na parang hindi na po kumakain. So yun po yung mga ano, yun po yung mga dagdag motivation, or yung main motivation na kailangan nilang maisip, kailangan tumatak sa isipan nila, para lagi po silang umuwi sa inyong loft, lagi po silang umuwi sa inyo. So bigay nyo yung 100% nyo sa mga ibon. Hindi lang po yung ibon ang kailangan magbigay ng 100% sa inyo, mga kalapatids. So yun po, hanggang dito na lang po. Napakadami kong sinabi. Next time, next upload, mga kalapatids, gagawa po ako ng upload na papakita ko sa inyo yung mga race result, kung ano yung naging position natin, kung ano yung mga naging speed, at saka kung ano yung mga distances natin, mga kalapatids. So yun po, mga kalapatids, hanggang dito na lang po itong upload na to. Shout out po sa lahat, shout out Team Yahoo, and don't forget po na ano, paki-subscribe po ulit si ano, si The Poor Man's Loft, Brother Eric Arosol, which is yung pangalan po niya, Eric Arosol lang, si Idol Kalapatihan sa Texas, sino pa po ba, Idol Kalapatero, si Idol Alden Austria Brothers po, Nice Love UK, and lahat po na nasa Team Yahoo. Kilala nyo na po kung sino kayo. Shoutout po sa inyo. Ayan, si Kawasaki, si Papa North, and mga kalapatids. So yun po, mga kalapatids, ayan po yung update natin ngayong araw. And yun nga po, kulang tayo ng 4 sa last race. Hindi tayo nakapag live nung araw na yun dahil birthday po nung bunso ko. And then ano pa ba, yun lang po, mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit, and tapos na ang pag-aalaga ngayong araw ulit sa ating mga alaga. Bukas na naman po ulit. So go, ayun po, mga kalapatids, hanggang dito na lang po. Ingat-ingat, and good luck sa mga karera.